Gising ka na, anak. Kailangan mo maghanda para sa pagpasok mo sa eskwela. Si Mama hindi pa sasabay sa atin. Hindi, masakit ang ulo niya. Luis Fernando, gusto ko mag-usap tayo. Nahulaan ko na po yan. Sabi ni Maria, huwag kitang kausapin, pero kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari dito sa bahay kagabi. Hello? Hello? Ay, inaantok pa rin yung mahal kong prinsesita. Mami, nasan po si Yayo? Umalis na si Penelope, mahal ko. Mabuti naman. Ayoko po sa kanya. Ay, oo nga, iha. O, sige na. Maligo ka na, ha? Ako lang mag-isa? Ikaw lang. Kung gusto mo, sasamahan ko na lang siya, Maria. Huwag na, Aling Lupe. Mula ngayon ako nang bahala. Alam niyo na po ang lahat, hindi ba? Ay, naku, huwag niyo na po yung alalahanin, Aling Lupe. Ano man ang nangyari, wala kayong kasalanan doon. Mahirap para kay Maria na mapatawad ka. Alam ko, Papa. Pero anong pwede kong gawin? Siyempre, humingi ka ng tawad. Ginawa ko na pero wala nangyari. Sabi niya sira na ang lahat gaya ng pagkawalaan ng anak niya. Talagang ganun yon. Binigo mo na naman siya ulit. Paano ka ba natukso sa walang kwentang babaeng yon? Hindi sa binibigyang katwiran ko ang sarili ko, pero mas inaalala ni Maria ang anak niya kaysa sa akin. Ang batang hindi ko alam kung buhay pa. Ang lagi naghihiwalay sa amin. Sinamantalayan ni Penelope at natukso ako sa kanya. Dahil sa pagpapabayaan ni Maria. Dahil hindi ka nag-iisip. Pero hindi mo pwedeng hayaang masira ang pagsasama niyo ni Maria. Mahirap para kay Maria na patawarin ka pero hindi imposible. Ang tanging paraan lang ay humingi ka ng tawad sa kanya at mangakong hindi ka na uulit. Maniwala pa kaya siyang magbabago ulit ako? Malalaman mo lang yan kapag nakipag-usap ka sa kanya. Hindi ako natatakot na gawin yan, Papa. Kahit tanggihan niya ako. Kahit sigawan pa niya ako na nasusuklam siya at hindi na paniwalaan pa. Kung ganun kausapin mo siya, mahal ka niya sa kabila ng lahat. Mahal mo rin siya. Dapat nga ako ang unang hindi papayag na magkasundo ulit kayong dalawa, pero naniniwala ako na hindi yun makabubuti para sa inyong dalawang mag-asawa. Babay, sobra siya. Nakakahiya ang ginawa niya. Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo yun kasalanan, Aling Lupe. Kasalanan niyo ni Luis Fernando, ni Penelope. At ako, ilang beses niyo nang sinabi sa akin na napapabayaan ko ng asawa ko. At baka magsisi ako balang araw. At dumating na ang araw na yun. Ang nangyari kay Senyorito Luis Fernando at sa inaanak ko'y walang kwenta. Tiyak nagsisisi na ngayon si Senyorito. Makikita mo, hihingi siya ng tawad at kakalimutan niya si Penelope. Humingi siya ng tawad sa akin, Aling Lupe. Akala niyo ba mapapatawad ko siya? Sa tingin niyo ba maniniwala pa ako ulit sa kanya? Dahil sa babaeng yun, nagasing na naman siya. Ang akala ko pa naman, nagbago na siya ng tuluyan. Patawarin mo siya, Maria. Hindi, Aling Lupe. Hindi ko na siya mapapatawad. Wala na akong asawa mula ngayon, kaya aalis na ako rito. Huwag, Maria. Huwag mong gagawin yan. Para sa alaala ng anak mo. Para sa kanya. Malay mo, balang araw makita mo siya at yan ang inaasahan mo. Magkaroon siya ng bahay at isang ama. Huwag, Maria. Huwag kang makipaghiwalay kay Senyorito Luis Fernando. Hello? Sa wakas, ikaw ang nakasagot. Bakit ka tumawag? Dahil hindi ako mabubuhay ng wala ka. Pwes kailangan mong gawin yun, Penelope. Dahil hindi ba tapos na sa atin ang lahat? Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Gustong-gusto mo ako. Noon yun. Gusto kita makita. Hindi na ulit. Magkikita tayo sa dating lugar sa loob ng 2 oras. Huwag mo na akong hintayin, hindi ako darating. Kung ganun, wala akong choice kundi puntahan ka riyan sa bahay niyo. Subukan mong pumunta. Alam mo, Luis Fernando, hindi na ako natatakot sa mga banta mo o sa kahit na sino. Magkita tayo sa loob ng 2 oras. O hintayin mo ako riyan. Nakahanda kong gawin ang lahat! Hehehe.
Pwedeng pumasok? Oo naman, bahay mo ito. Maria, pwede bang makinig ka sa akin? Bilisan mo lang dahil may sasabihin din ako sa'yo. Mabuti pa, ikaw na munang mauna. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko nang makipag-diborsyo. Gusto kong maghigante. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Mamahalin kita hanggang kamatayan. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, Maria. Sinusumpa ako na kahit hindi mo ko pansinin at kahit naunahin mo pa ang nawala nating anak. Ikaw ang gusto ko. Ako ang kailangan mo. At hindi kanya mahal at hindi na siya magbabago pa. Ayoko na ng komplikasyon, Penelope. Sinabi ko na sa iyong tapos na tayo. Ma'am! Ma'am! Swerte po ang mga numero ko. Bili na kayo kahit isa lang.